What's up mga idol? Team ni JB sa Indonesia, may pakiusap sa Barangay Ginebra. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol! May update lang muna tayo sandali tungkol sa history na ginawa ni Bo Belga sa naging laban nila kontra sa Converge Fiber Xers. Gumawa lang naman kasi siya ng triple-double at sobrang ganda talaga ang pinakita niya. Umiskor siya ng 25 points, samahan mo pa yan ng 12 rebounds at meron pang 10 assists. First career triple-double niya ito at siya rin ang kauna-unahang rain or shine player na gumawa ng ganitong stats. Samantala, alam naman nating lahat na naglalaro ngayon sa Indonesian Basketball League, ang tinaguri ang super import ng PBA at Ginebra na si Justin Brownlee. Ang team nga na napuntahan niya dito ay ang Pelita Jaya. Sobrang ganda ang pinapakita ngayon ng team niya, dahil nasa number 3 sila ng standing na may 8-1 na win-loss record. Meron na sila ngayong 6-game winning streak at mas lumakas pa sila dahil sa pagdating ni Justin Brownlee. Ayon sa mga source, sobrang satisfied daw talaga ang team ni JB sa performance na pinapakita niya, na-reach nga daw nito ang expectation ng mga fans at lalong-lalo na ang expectation ng management sa kanya. Kaya naman magbibigay daw sila ng napakalaking bonus kapag nagtuloy-tuloy ang ganito kagandang pinapakita niya, at mas magiging malaki pa daw ang bonus kapag nakapasok sila sa finals at makuha ang kampyonato na inaasam nila. Ito pa ang mas mabigat sa balitang ito, dahil kapag nakakuha daw ng kampyonato itong si JB sa Indonesia, papakiusapan daw ng Pelita Jaya si Boss Al ang Barangay Ginebra, na maging permanent import na siya ng mga ito. Handa daw silang magbigay ng malaking buyout contract sa Ginebra, kahit magkano pa nga daw ito ay ibibigay nila para lang maging permanent import si JB, hindi na daw nila hahayaan na aalis pa siya sa Pelita Jaya. Kung ako ang tatanungin, sa tingin ko ay malabong bitawan ng Barangay Ginebra si JB, lalo pat siya ang resident import nila at siya lang halos ang bumubuhat sa kanila, pinagbigyan lang nila siya dahil All Filipino Conference ngayon. Hindi rin naman maliit na company ang Ginebra at Sanmig Corporation, kaya siguradong hindi nila kailangan ang bayad o buyout contract na ibibigay ng Indonesian team sa kanila, kayang-kaya rin nila siyang bayaran ng ganito. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye!